Isa siyang batang Maynila, laking Maynila. Nangarap katulad mo, nagpursige para makapagtapos. Bawat pagsubok ay tinapos hanggang sa nakamit na niya diploma sa pagkapulis. Tadhana niya ay lumihis dahil sumabak siya sa showbiz. Takang-taka sa sarili, artistahin pala mukhang to. Siya ay nagsumikap para maging ganap ang bagong tinatahak. Bagat may naniniwala, nagtitiwala sa kanyang kakayahan, at lahat ng yon ay natupad. Nagwagid ang Best Actor Award, dumami ang mga proyekto, mas lumago pa ang karanasan. Ang akala niya ay eto na, may plano palang nakalaan. Nagpatuloy ang hangarin, makapaglingkod sa bayan. Dala ang suporta ng ama, pamilya, kalugar at katropa. Kanyang napagtagumpayan, di lang sa konseho nagsilbi. Sa barangayan, nararanasan paglilingkod anumang panahon. At iaabot sa bawat isa, tumutugon sa bawat sakuna. Ang serbisyong walang katulad, binibigay sa bawat isa. At siya'y naging representante sa trabaho, di nababakante. Tuloy-tuloy at progresibo ang lingkod bayan Manilenyo. Naglilingkod anumang panahon, di tumitigil anuman ang hamon. May ngiti sa labing humaharap at ang pangarap ikaw ay iangat. Ito ay umpisa pa lang, marami pa tayong aabangan. Marami pa tayong makikita at marami pa tayong magagawa. Okay, mga batang Maynila, tapusa tayo. Pagpunta na tayo ng City Hall ngayon para sa proclamation. Tapos na kasi ang bilangan. Kaya, let's go, mga batang Maynila! Samahan niyo ako sa aking panibagong yugto ng aking buhay bilang lingkod bayan.
for the armies of Jimmy Vice Leader. The Battle of Jazz Canvas. In a blue spot, we are going to win the game. Hindi tayo magpapatinag. Ito ang mga katagang patuloy na pumapasok sa aking isip nung naiproklama na tayong Vice Alcalde ng Lungsod ng Maynila at Presiding Officer ng 12 City Council. Alam po natin na hindi madali ang bagong yugto na ito. Ibang klaseng mga leader ang mga nauna sa atin. Kung dati isang distrito lamang ang aming pinaglilingkuran, simula konsyal hanggang sa maging representante ng ikatlong distrito. Ngayon ay buong lungsod na ng Maynila. Ngunit hindi tayo nagpatinag. Bagkus, ginamit po natin itong inspirasyon para higitan pa ang ating sarili. Dahil mas lumawak pa ang ating nasasakupan, lumaki rin ang responsibilidad na siguraduhin na aalagaan natin ang bawat batang Maynila. Mula sa mga proyekto hanggang sa mga ordinansa at
resolusyong makapagbabago at makapagpapaunlad sa pamumuhay ng bawat Manilenyo. Noong unang araw ko po bilang vice-alcalde ng Maynila ay nag-file tayo ng panibagong COC na para sa akin ay compassion, obligation, and commitment. Compassion, bigyan natin ng malasakit ang ating buong nasasakupan. Obligation, gampanan ng buong puso ang ating katungkulan. Commitment, maging totoo tayo sa serbisyong ating ipinangako. Ang mga katagang ito ay hindi natin limot, bagkus, sa loob ng 100 araw at sa mga susunod pang mga taon ay gagamitin natin itong gabay para sa lahat ng mga magagawa at gagawin pa ng inyong lingkod. In the first 100 days, we have passed, referred, and drafted 530 in total legislation of our incumbency as the presiding officer of the 12th City Council. We have also drafted 101 ordinances. This is all because of the hard work of our 38 councilors and ex-officio members at mga sangay ng City Council. Maraming salamat po sa inyong sipag, tiyaga at dedikasyon para sa ating lungsod. Mula nang tayo ay nagsimula bilang vice-alcalde, ating ipinagpatuloy ang mga magagandang simulan at pagbubutihin pa ang mga pangakong serbisyong walang katulad at maglilingkod anumang panahon bilang lingkod bayan at presiding officer ng Sangguniang Panglunsod ng Maynila. Nagsimula na tayong magsala ng mga ordinansang maaaring maabolis, maamend at maisaayos ng naayon sa panahon. Nais po nating magkaroon ng mas komprehensibong website ang Manila City Council kung saan ang lahat ng mga ordinansa at resolusyong naipasa ng konseho ay abot kamay na at makikita rito. Sa kasalukuyan po ay nakapagpasa na tayo ng 19 na ordinansa, 76 na pinagtibay na resolusyon, 101 na drafted ordinances, 111 drafted and referred resolutions. Isa na rito ang Ordinance Number 8884, establishing a mental health program and delivery system in the City of Manila, mula kay Konsehala Apol Nieto ng 3rd distrito. At magkakaroon ng crisis center para sa mga physically and mentally abused individuals, creating our children's welfare code, environmental code, at iba pa. Kasalukuyan pong pinag-aaralan sa committee ang pagbaba ng parking fees para sa mga motorcycle vehicles mula 50 pesos ay 30 pesos na lang. Pinagtitibay din po natin ang mga pataw na parusa para sa mga lalabag ng pambabastos sa kalsada sa mga kababaihan. Inaayos at patuloy din po nating sinusuri ang zoning ordinance ng bawat barangay at pagpapatayo ng job placement office sa bawat senior high school para sa mga graduating students. At ngayong Oktubre naman po ay nagpasa po tayo ng resolusyong nag-iikayat sa mga business establishments na i-celebrate ang araw ng mga guro sa pagbibigay ng at least 10% discount para sa lahat ng ating mga minamahal na guro sa lungsod ng Maynila mula October 23 hanggang 31. Mula kay Konsehala Papo Goso ng 3rd distrito. Kasama din dito ang pagkakaroon ng pet registration for responsible pet ownership at mahigit 200 pang iba. Magbubukas na rin po ang ating Manila City Clock Tower at Manila Zoo sa mga susunod na araw. May mga resolusyon po tayong ipinasa para mapagtibay ang ating relasyon sa iba't ibang lungsod sa ating bansa at mga syudad mula China hanggang Europa at Colombia. Dahil mas lumawak po ang ating mga nasasakupan at nakakasalamuang mga staff mula sa Office of the Vice Mayor at Presiding Officer, katuwang ang City Council, minabuti po nating magkaroon ng orientations at General Assembly para sa 280 na magiging kasama natin hanggang matapos ang ating unang termino.
Higit sa lahat, bilang vice-alcalde, nananatiling totoo po tayo sa ating pangako na maglilingkod anumang panahon. Nagsimula po tayo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 2 proyekto sa isang araw. Cleanup drive sa Barangay 20 ng Distrito 1 at malawakang binyagan sa Tag-Araw, Operation Tuli sa Zona 96, 97 at 98 ng Distrito 6 kung saan maraming mga batang Maynila ang benepisaryo. Nasundan ito ng Oplan Iwas Dengue Misting sa Barangay 312 ng Distrito 3 para maiwasan ang pagtaas ng dengue cases sa ating lungsod. Patuloy pa rin po nating itong isinasagawa hanggang maikot ang lungsod ng Maynila. Nang dumami po ang kaso ng mga nasunugan sa ating lungsod, nagkaroon po tayo ng quick response operation at agaran po tayong umaksyon at nakipag-ugnayan po sa DSWD para makalikom ng sleeping kit, hygiene kit at kitchen kit na naipamigay sa 1,223 na pamilyang nawala ng tiyarahan mula Distrito 1 hanggang Distrito 6. Maraming salamat po kay DSWD, Director Monina Romualdez at Secretary Erwin Tulfo. Naniniwala po ako na sa panahon ng sakuna ay mas kailangan ng pagkakaisa at sama-samang tulungan para sa ikabubuti ng lahat. Patuloy din po ang pag-iikot ng ating kusina Manileño at lusog-busog sit-down meal natin para sa mga batang Maynila at mga nasalanta ng sakuna. At nakapagpamahagi na po tayo sa 777 na Manileño. Nagsimula po ang proyektong ito mula nang tayo ay konsyel pa lamang hanggang sa maging vice alcalde ay patuloy po nating ginagawa. Nagsagawa rin po tayo ng malawakang medical mission at nakapagbigay tulong tayo sa 2,074 na benepisaryo. Meron po tayong iba't ibang serbisyong na ibigay katulad ng cyst removal surgery, eye check-up, dental cleaning, general, senior at pedia check-up na may kasamang butika sa ilalim ng One Pinoy. Patuloy lang po tayo sa pagsasagawa ng medical mission hanggat maikot po natin ang lahat ng sona sa lungsod ng Maynila. Patuloy din po tayong namamahagi ng mga medical equipment sa ilalim ng Nietos Day. Katuwang ang One Pinoy para sa ordinaryong mamamayan. Namigay na po tayo ng wheelchairs, blood pressure monitors, nebulizers, hearing aids, quad canes, single canes, walkers, saklay, oxygen tank, at commode. Kaagapay naman natin ang Fight for Sight Optical Clinic para sa libreng eye check-up at Manila Eye and Surgical Center Incorporated. Nakatulong na po tayo sa mga Manileño para magkaroon ng salamin. Nakapagbigay din po tayo ng libreng operasyon sa katarata para sa ating mga senior. Nakikipag-ugnayan din po tayo sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para mamahagi ng toolkit and equipment para sa mga estudyante ng pastry making at bread making class sa ilalim ng Universidad de Manila at ng Blue Ridge Pacific Institute kasama rin ang kanilang Certificate of Completion na National Certificate Level 2 o NC2. Nakatanggap naman po ng welding machine ang mga estudyante kasama rin ang kanilang Certificate of Completion Shielded Metal Arc Welding o SMAW NC1. Sa ilalim ng field job na magagamit din nila sa paghahanap ng trabaho dito at sa ibang bansa, sisikapin po natin magkaroon pa ng mga ganitong klase para magbigay oportunidad sa mga nangangailangan ng mas mapalawak pa ang kanilang kaalaman. Bilang tulong sa muling pagbabalik eskwela ng mga batang Maynila, namahagi po tayo ng mahigit 2,000 pares ng mga sapatos sa UDM, PLM at mga pampublikong paaralan mula District 1 hanggang Distrito 6. Maraming salamat po sa Otto at Monte Carlo Shoes. Namahagi rin po tayo ng spaghetti pack sa 437,770 pamilya sa buong Maynila. At dahil po malapit sa puso natin ang bawat Manileño, katuwang ang ating mga lingkod bayan ay nakikiramay
at nag-aabot po tayo ng tulong sa bawat pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Bago po matapos ang ating ikalawang termino bilang representante ng ikatlong distrito ng Maynila, ay may mga naiwan po tayong tupad beneficiary slots at pinayagan po tayo ng dole na ipamahagi natin ngayon bilang vice alcalde ang mga ito. Kaya po nagkaroon tayo ng 6,972 na beneficiaries sa buong Maynila para dito. Maraming salamat, Dole. At namahagi din po tayo ng alcohol sa Universidad de Manila bilang pagbigay tulong sa pagpasok ng bagong academic year. Ngayong Brigada Eskwela 2022 naman, sa ilalim ng temang sulong sa hamon ligtas na balik-aral School Disaster Risk Reduction Management o SDRRMO, namahagi po tayo ng mga wheelchair, nebulizer, blood pressure monitor, payong at mga bola sa 106 na pampublikong paaralan, elementarya at high school sa ating lungsod. Pinagsama-sama po natin ang mga representante ng bawat paaralan sa bawat distrito. Pinagpapatuloy natin ang infrastructure projects sa pamamagitan ng groundbreaking ceremony para sa 4 na multipurpose barangay hall para sa barangay 330, 314, 385 at 390 ng Distrito 3. Magkakaroon na rin tayo ng sariling multipurpose building para sa mga alternative learning students sa Jose Abad Santos High School. Itatayo po natin muli ng mas maganda at mas pinagtibay ang San Nicolas Public Library sa Barangay 285, Zone 26 ng Distrito 3. Nagkaroon din po tayo ng pasinayaan sa bagong public comfort room ng Barangay 311, Zone 31 ng parehong distrito. At bilang recreational activity para sa mga batang Maynila, nagsagawa po tayo ng free chess training sa paraiso ng kabataan sa Distrito 3. Katuwang po natin ang Knights Build Organization. Maraming salamat. Itatayo na din po ang Francisco Balagtas Convention Hall na talaga namang makakatulong sa mga mag-aaral at guro. Ang panunungkulan ng Tambalang Honey Yule ay tuloy-tuloy pa rin ang walang humpay at pagsisikap ng inyong lokal na pamahalaan upang mahihatid ang mga payak na serbisyo sa ating mga mamamayan. Sa loob ng unang 100 araw natin sa paglilingkod, marami po tayong pinagdaanan. Ngunit ibang klaseng tatag at serbisyo po ang naibigay at patuloy na ibinibigay sa Maynila. Hinding-hindi po kami magsasawa na isulong ang mga proyekto at leslaturang makakapagpabuti para sa lahat. Ang COC na aking ipinangako ay patuloy na pag-iigihan dahil hindi po rito matatapos ang aming paglilingkod. Sa likod ng bawat selfie at ngiti, ang ating projects and services team, legislative team, administrative team, production team, at buong city council ay patuloy na magsusumikap na paglingkuran ang bawat Manilenyo. Makakaasa po kayo na sa ilalim ng liderato ni Mayor Hani Lacuna Pangan, wala po kaming magiging ibang angarin kundi ang iangat ang ating lungsod. Ako po si John Marvin C. Yulcer Bonieto, isang lingkod bayan, vice alcalde at presiding officer ng Sangguniang Panglunsod ng Maynila. Hindi magpapatinag at patuloy na maglilingkod anumang panahon na may serbisyong walang katulad. Maraming salamat po sa tiwala at suportang patuloy ninyong ibinibigay sa aming opisina. Makakaasa po kayo na ang aming compassion, obligation at commitment ay patuloy ninyong matatamasa. Aming mahal na Maynila. Muli, maraming salamat po. Lagi niyo pong tatandaan, stay safe, healthy, and stay happy always. Asenso, Manilenyo. Manila, God first. Sa Manila nagmula
sa Maynila, hinubog mula pagkabata. Dito rin natin nakita na dapat tayong magtiwala. Sa servisyong tapat, nasa lahat ay sapat. Ito'y walang kapalit, ngiti mo lang yung sapat. Kahit pagkodo po yan, basta't iyong malasap. Ang servisyong walang katulad. Isang karangalan ang paglingkuran kayo. Kasama ka sa pagbangon, yung serbo neto para sa Malilenyo. Sa servisyo panalo ka at pangarap na inangarap.